Hello, what's up sa iyo mga katol? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung ano man dyan sa inyo. Dito, hapon na kasi. Kaya, pag-usapan natin ngayon kung paano mag-alaga ng isda o paano magsimula. No? Marami kasing nagtatanong, no? Mga beginners, mga gustong mag-alaga ng isda. No? So ngayon, tatalakayin natin yon. Nagbibigay ako ng mga ilang tips. No, paano magsimula. So, tara, update ko kayo. No, nandito na naman ulit ako, no? Yun nga, pag-usapan natin ngayon kung paano magsimula ng first aquarium. Siyempre, presensya na kayo kung nakaganito ako, nakasumpero ko. Pangit kasi yung buko eh. Kaya susumpero ako, no? Medyo nakakaya kasi. So yun nga, no? Kapag beginner ka, wala kang alam kung anong man ang gagawin mo. So, siyempre, ang kailangan dyan, ang panguna natin ay tank or aquarium. Siyempre, pag walang aquarium, paano yung isda, di ba? So, yung tank aquarium, depende ito sa isdang alagaan nyo, di ba? Kung anong size, tapos yung lugar ng iyong paglalagyan dito sa bahay o sa anuman, o sa garahe. Depende yun sa lugar o size ng isda. So, kung ikaw ang beginner, mas maganda siguro yung mga maliliit na muna ng isda, no? O kaya, magsimula ka muna sa 5 gallons, tapos may mga isdang maliliit. Palagay ko mga guppy, yan, mga ganyan, molly, yan muna ang umpisahan nyo kapag beginner ka pa lang. So, filter! Yan! Pinakamahalaga to sa ating mga tang ang filter. Siyempre, kung baguhan ka pa lang, beginner ka pa lang magsa-setup ng aquarium. So, kung sa budget ang isipin, sponge filter. Pagka nagtagal-tagal na, marunong ka na kung paano gagawin. Ang susunod mong bibilin ay overhead filter. Di ba? Mamaya papaliwanan ko kung anong kaibahan yung mga filter na yan. So sa ngayon, dahil beginner ka pa lang, sponge filter ka muna. Okay? Sumunod natin, mga chemical. Ano ba yung mga nilagay dyan sa tubig na yan? Ang unang-una sa lahat ay chlorine. Anti-chlorine. Mahalaga po yan. Sumunod, yung methylene blue. Yan. Itong methylene blue na to, hindi naman to madalas ginagamit. Ginagamit lang to kapag may sakit ng iyong isda o alagang isda. So, di siya. Pero kailangan mo rin mag-stock niyan para sigurado. Kung sakali man na magkaroon ng kakaiba dyan sa isda mo, karoon ng parasite or mga batik-batik na puti, ano ba tawag doon? Basta yun na yun, no? Fungus, yun. So, yun ang kailangan panggamot sa isda. Sumunod, syempre ang pagkain. Hindi mawawala ang pagkain sa isda. Ang bibili mong pagkain, depende sa iyong isda. Diba? Ibang pagkain ng flowerhorn, ibang pagkain ng arowana, ibang pagkain ng Oscar, basta kung ano pa, mga molly, guppies. Diba? Pero, kung ako tatanungin nyo, okay naman din yun. Kunyari, meron kang pagkain ng flowerhorn, pwede mo naman ipakain yun dito sa Oscar, sa mga mollies, guppies. Basta kung anong isda, pwede naman yun. Pero kung maliliit ang isda mo, kailangan yung talagang pagkain niya. Kasi hindi niya makakain yung pagkain ng flowerhorn. Napakalaki. Ang sumunod ay ito, hindi ko naman, hindi naman to talaga ano,
Bali, optional nyo na lang to, yung heater, ilaw, o test kit, o yung mga decoration sa aquarium, loob ng aquarium. Yan, may decorate yan, pero yan, bato lang naman yan. Ito, totoo yan, bato lang naman yan. Hindi yan talaga yung decorate na ano. Yung bato na yan, kasi taguan lang ng mga isda yan. So, kaya ninagyan ko rin. No? Para hindi naman malungkot tignan, di ba? Yung heater. Ito, hindi naman to recommended talaga. No? As a beginner. Kasi ginagamit yung heater na to pag malamig ang panahon. O mas may sakit ang iyong alagang isda. O nasa ibang bansa ka. Siyempre, sa ibang bansa, malamig. Kailangan ng heater. Pero kung nasa Pilipinas ka, hindi ko naman recommended na gamitin mo to. Depende na lang. Depende sa alaga kasi. Meron kasi na isda na kailangan may heater. Pero kung sa Pilipinas, hindi naman talaga kailangan ng heater. Kung sa plaho naman, yung iba naglalagay talaga ng heater. Pero hindi naman din, kasi marami akong kilala na plaho horn na walang heater. Gumagamit na sila heater pag may sakit. Yan. So, optional lang yun kung gusto mo nagyan ng heater o ilaw. Yung ilaw, depende sa'yo kung gusto mo nagyan ng ilaw. No? Kagaya nga, may ilaw yan. Magandang tignan sila pag may ilaw. Pero nasa iyo naman yun eh. Pwede naman kahit walang ilaw. Wala yung ano sa kanila. Okay lang yung kahit walang ilaw. So, yung, ano ba tawag dito? Yung pang-check ng temp ng isda. Ito. Ito yan. Diyan mo malalaman kung malamig ba ang tubig o nagbabago pa yung tubig, yung labig ng tubig kung init. So, pero hindi naman din recommended kung beginner ka pa lang. So na-discuss ko na ba lahat? May kopyahan kasi ako dito eh. Sinulat ko na para alam ko. So yun na, nasabi ko na lahat sa inyo. Pagka beginners ka pa lang, yun. Siyempre, unang-una, tank, filter, mga chemical na ginagawa, anti-chlorine. Pinakamalagay yung anti-chlorine. So, pagkain ng isda, yung heater, ilaw, mga decoration, saka yung para sa temp, no? Moments later. So, yun nga, no? So, nasabi ko na lahat sa inyo. Balikan natin yung filter. Yan. Mahalaga kasi to talaga yung filter. Pinakamahalaga to sa yung isda. Ngayon, kung ikaw ay beginner, okay na naman din yung sponge filter. Pero kasi itong sponge filter na to, hindi talaga to totally nakakalinis ng aquarium o ng tank. Hindi talaga siya nakakalinis. Kasi ang sponge filter na ano, Ito yung sponge filter, no? Nasa loob siya ng tank. So, iisipin mo, paano siya maglilinis ng tubig? Di ba? So, didikit lang lahat ng dumi doon sa sponge. Pero, nandun pa rin siya sa loob ng tank. Hindi na iiwan yung dumi. So, ilang araw lang yun, siguro 2 days, 3 days, marumi na yung tank mo. Kasi, hindi naman nasa cycle yung tubig. Nandun lang din sa loob. Didikit lang dun yung mga ano, mga dumi ng isda, ganun, kung anong man ang dumi, didikit lang yun dun. Pero hindi talaga nalilinis yun. At syempre, yung sponge filter na yan, maganda rin sa loob ng tank. Dahil, pag yung sponge filter na yan, pag dumikit dyan yung mga dumi, lahat ng dumi, pati yung dumi ng isda mo, dumikit yan, yung mga pagkain, dumikit yan, mabubuo ngayon dun yung beneficial bacteria na kailangan ng iyong isda. Pinakamalaga yun. Kaya bago, ito pala, bago mga beginner dyan, mahalaga to. Mga beginner, mahalaga to. Pagka mag-aalaga kayo ng isda, uunahin muna ang tank. Yan ang pinakamalaga. Tank or aquarium. Pinakamalaga yan. Ilas mo yung isda kasi hindi muna yan pupwede. Ilaw mo muna ng ano, ng tank, ng filter, sponge filter nga, tapos yung anti-chlorine. Yan ang pinakamahalaga, yung tatlong yan.
So, pagka nakabili ka na ng tank, sinetap mo na dyan yung tank. Tapos, inagay mo na yung sponge filter. Tapos, sigay mo ng tubig. Yan. Ngayon, nagay mo na ngayon ng anti-chlorine. Tapos, kung kailangan pala ng sponge filter, yung aerator o air pump, kailangan yun. Buksan mo na siya. Buksan mo na yung air pump na yan. Pero, hindi pa dun nabubuhay yung sinasabi nating beneficial bacteria. Kasi, ninagyan mo lang ng tubig, ng sponge filter, tapos ng anti-chlorine, binuksan mo lang aerator, hindi mabubuo dun yung hindi doon mabubuhay yung ano, yung tinatawag na beneficial bacteria. Bali wala pa rin 'yun. So ang gagawin niyo ngayon, kung syempre wala naman ta, beginner ka nga, wala ka naman na lumang tank o pagpukuhanan ng lumang tubig. So ito ngayon ang gagawin mo. Bibili ka ngayon ng isda na yung hindi siya hindi medyo maarte. Meron kasi islang ganoon na kahit na bago lahat yung aquarium mo, pwede siya. Sa bagong tubig, basta bago, pwede. Meron ganung isda, bibili ka no, kahit isa lang. Yun. So ngayon, pag ginagay mo na sa dyan, tapos lumangoy-langoy siya, lumangoy-langoy, tumae, tapos pinapakain mo, tumae ulit, pinapakain mo, doon ngayon mabubuhay ang beneficial bacteria doon sa sponge filter, didikit yan doon. Doon ngayon mamumuo yung beneficial bacteria. Ngayon, kapag ka, ganun na, mga siguro 2 to 3 days, pwede naman, pwede na siguro yun. Saka mo ngayon, inagay yung favorite mong isda. Pwede, pwede na yun. Yun. Doon sa mga beginner, ito. Yan ang tips ko sa inyo. Para hindi kayo mamamatayan ng isda. So, sana malinaw ngayon guys. Sana malinaw doon sa mga beginner natin, no? Na mag-aalaga ng isda, no? Sana malinaw sa inyo. Kung may tanong kayo, tingin-tingin lang kayo. Research-research na lang kayo sa YouTube. Marami naman dyan yung magbibigay tips sa inyo. Mas magaling pa sa akin. Ako, kung ano lang inalalaman ko, share ko lang sa inyo. So guys, hanggang dito lang itong video to. Yeah, hanggang dito lang to. See you in the next video. Peace out!